petisyon sa COMELEC at kung sakali ang huling desisyon manggagaling sa Korte Suprema. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Iniungkat ngayon ni dating Supreme Court Senior Associate Justice at isang bayan lead convener, Antonio Carpio, ang 1995 tax case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Marcos Jr. has been convicted of non-payment of tax or non-filing of income tax returns. Taong 1992, kinasuhan ng tax evasion si Marcos Jr. sa Quezon City Regional Trial Court. Hindi raw kasi siya nag-file ng income tax returns at hindi rin nagbayad ng buwis mula 1982 hanggang 1985 noong gobernador siya ng Ilocos Norte. Guilty ang naging hato sa kanya noong 1995. Ang sentensya sa kanya, kulong na hanggang 6 na taon at multang aabot sa 60,000 pesos. Taong 1997, umapila si Bongbong sa Court of Appeals. Pinagtibay ng CA ang hatol, pero pinagmulta na lang siya at inalis ang sentensyang kulong. Sabi ni Carpio, malinaw sa tax code na dapat multa at kulong ang parusa. Kaya raw siguro iniatras na lang ni Bongbong ang kanyang apila sa Korte Suprema. Mandatory naman yung imprisonment. So, if he proceeded, it's possible that the Supreme Court could have corrected the error of the Court of Appeals and impose a imprisonment. So, sa tingin niya, to quit na lang and just pay the fine. No? Pera lang yun. Pero sabi ni Carpio, ang hatol na yan pwede umanong maging basihan para ma-disqualify si Marcos sa presidential race. Base sa Omnibus Election Code Article 1 Section 12, kapag nasintensyahan sa kahit anong offense ng mahigit sa 18 buwan o kapag ang iyong krimen ay maituturing na moral turpitude, pwedeng ma-disqualify ang kandidato. Moral turpitude is something that is an act that is against accepted norms. It's considered to be some sort of vileness. At ang 4 na taong pag-iwas sa pagbabayad ng buwis, maituturing daw na moral turpitude. It's moral turpitude because you miss those things now and then. Mm-hmm. But if it's consistent over the years, that means you really didn't intend to pay. Mm-hmm. And the moment there is intent to evade, yun na yun. Sabi ni Carpio, pwede raw gamiting bala ng mga kalaban ni Bongbong ang isyong ito. Pero siya raw mismo, nag-iisip pa kung maghahain siya ng petisyon. Pinuntahan namin ang headquarters ni Bongbong, pero ayon sa kanyang tagapagsalita, ayaw pa muna nilang magkomento sa issue. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5.